Okay. Ayan. Kamusta kayo mga kadisenyo? Welcome sa part 2 ng How to Start in Photoshop. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, click nyo lang yung link sa description. Ako nga pala, si Don Almario, 10 years ng graphic designer. Yung experience ko na yon at mga natutunan ko, gusto kong i-share sa inyo. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe na and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. So paano guys? Simula na tayo! Okay. So, nandito tayo ulit sa pagmumukha ko. Ayan, so, pipili naman natin next tool is ito, yung Spot Healing Brush Tool. So, ano nga bang gamit ito? Ito yung pag-edit sa mga portraits or sa mga mukha ng tao. Para kung may mga bagay na dapat ayusin, ito yung ginagamit. So, Spot Healing Brush Tool. Try natin siya. So ito, tamang-tama. Daming pekas. Ano ba to? Okay, so Spot Healing Tool. Click lang natin siya sa mga dapat nating tanggalin. Click lang natin siya. Wala, ayan, nawala. Ayan. Then yan. Ayan, nakita niya, nawawala siya. Yan ang Spot Healing Tool. Yan ang gamit niya. So, kadalasan ginagamit ito ng mga photographers kapag mag-i-edit sila ng face ng models nila or ng subject nila. And meron pa isang ganun din siya, healing brush tool. Pero ang kaibahan nito is pipili ka, magse-select ka ng portion dito na gagayain mo dun sa i-click mo. Halimbawa, ganito. Click mo siya dito. Kumbaga, ito yung tatanggalin mo. Click ka dito sa malinis na portion. Alt. Then click, then punta ka doon sa pagagalingin mo, then click, wala na siya, ganun ulit, select, click, and punta doon, click, oh, nawala siya, yan, yun ang isang, yun ang gamit ng healing brush tool, yung isa spot healing tool, so on the spot nawawala siya, ginagaya niya yung katabi niya, automatic. Then ito naman, next natin is patch tool. So, try natin to. Patch tool. Itong patch tool, pipili ka. Parang ganun din, pero may option ka kung gaano kalaki yung pipiliin mo. So, halimbawa, itong portion na to. Pipiliin ko to. Para siyang lasso tool. Ayan. Nakaselection na siya. Then, punta mo lang sa malinis na area. Punta mo siya doon. Sa malinis na yan. Then, release. Malinis na siya. And, sunod nating tools ay ito. Lapis. Or, mga brushes. Brush tools, pencil tools, color replacement tool. So, kadalasan ginagamit is brush and pencil tool. Kadalasan, brush. Subukan natin ng brush, brush tool. Ito yung kanyang portion ng brush, brush stroke. So dito, sa taas na to, makikita mo sa brush, sa tinatawag nating option bar, makikita mo yung selection dito kung gaano kalaki ng brushes. Nandiyan yung iba't ibang klaseng brushes. Sa susunod na tutorial natin, i-discuss natin yan. So select tayo, kunyari, itong gusto natin. Yan. Gawa ka lang ng layer. Oops. Gawa ka ng layer. New layer. Para magkaroon, sabi nga sa inyo, di ba, dapat every transaction nyo, every work nyo, laging may layer. So, pag hindi kayo gumawa ng layer, yung kinatrabaho nyo na yun, ma-adapt, or mapupunta sa background, hindi nyo siya ma-edit. So, kailangan nyo gumawa ng layer. So, punta tayo sa layer. New layer. And click new layer. Then, kayong bahala kung gusto nyo pangalanan na brush. Then select OK. Then ayun, nagkaroon siya ng layer. Doon ka nagagawa. Doon mo gagawin yung brush stroke.
Ayan yung brush. Gusto ko color blue. Ayan, color blue, color blue, color blue. Gusto ko naman ng color red. So, ganun ulit para magkaiba sila. Layer, new layer. Then, gagawin kong pangalan niya is red brush. Then, okay. Ayan siya, red. Ayan, ayan. Pwede mo siyang kulayan. Ayan, yung option niya. So, ayan yung brush tool. Yan naman is pencil tool next. Pencil tool. So, ganun din. So, create tayo ng layer. New layer. Pencil. Okay. So, meron na siyang layer. Pwede na tayo gumawa. Parang ganun din siya, parang brush. Pencil nga lang ang tawag. So, parang siyang din brush. Pero kadalas ang ginagamit siya ng mga pen tablet. Yan. Pwede mo siyang ilagay ng balahibo. Pwede mo ng bigote. Yan. Hindi, babuhin yung mukha ko. Okay, ganun siya. So, hide natin. Yun ang kanyang... Yun ang tools niya, yun ang gamit niya. So, next natin is clone stamp tool. So, ganito rin to. Pag-i-edit din to ng mukha. So, try natin clone stamp. Ayan. So, select natin yung mukha. Right, adjust natin yung laki. Ganun siya. Ang clone stamp ay kailangan mo ulit maghanap ng portion na malinis. Then, i-stamp mo doon sa portion na gusto mong alisin. Like, for example, itong malaki na to, tatanggalin ko siya. So, mag-click ako dito sa labas, sa malinis, Alt, then click, then punta ka dito, sa target mo, then click. Yun! Sana nagustuhan nyo itong part 2. Dito pa rin sa How to Start in Photoshop. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko at lalo na doon sa part 3. Kung may mga suggestions kayo at gusto nyong matutunan, please comment down below at gagawa natin ang tutorial yan. So, paano guys? See you sa part 3!